Okay, hi Kabilabs. So, nandito po tayo ngayon kay Miss Analou. Bilang meron po tayong Kabilabs na nagtanong, ito siya. Te, mag-feature ka naman ng mga Pinay na nakapag-asawa at tumira na dyan sa Israel. Ano yung adjustment at yung treatment sa kanila at yung hirap nila? Dumating ako dito sa Israel October 12, 2015. I think 8 years ago. As caregiver. Yung regular na caregiver na pagdating dito, nagbabayad kami ng placement fee. If I'm not wrong, yung placement fee ko nung time na yon is $8,000 or $8,500, something half ganun. Million. After, I think, 2 years, nag-start na akong mag-date. Ah! Yes. Online? Mm-hmm. Anong dating app? Yung sa akin, OkCupid. Ano? OkCupid ang gamit ko. So, syempre, sa pag-date, hindi rin ganun ka-easy. Ang dami mong mamimit na iba-ibang attitude, yung iba-iba lang ang habol, like, tapos yung iba naman, pag malaman nila na Pilipino ka, hindi na magtutuloy. Kasi alam nila, once na Pilipino ka, ibig sabihin, automatic caregiver ka dito. Yes. Yun ang pagkakaalam nila. Which is, tama naman, kasi nung time na yun, caregiver pa talaga ako. Yung parang dami nyo ng pinag-usapan, ganito, ganyan, tapos pag malaman nila saan ka galing, Pilipinas. Kasi yung iba, kahit may picture kang, akala nila na from Thailand ka or somewhere, basta once na malaman nila ng Pilipinas, nawawala na lang, nagdi-disappear. May mga Israeli na ayaw din talaga nila ng Asian. Bakit kaya? Ewan ko, kasi siguro parang nasanay na sila na ang mga Asian dito is caregiver. So parang ano bang magagawa nila sa caregiver? Anong work namin, di ba? Pero may iba naman na wala silang pakialam. As long as mabait ka, at nagkakaintindihan kayo. So, kailangan lang talaga ng pasensya habang nagde-date ka. It will take time, hindi yung sa dalawang tatlong date lang, okay na. Yung sa akin, medyo matagal din. So, mostly sinasabi nila na huwag ka nang mag-asawa dito sa Israel kasi maghihirap ka lang din. Maglilinis bahay ka lang din forever kasi hati lahat. Hati yung expenses. Like, as in, up to 1 shekel paghahatian yung. Sa amin naman na mag-asawa, think yan hindi. Pero, mostly, hati talaga. Like, after like every end of the month, puupo talaga kayong dalawa, magto-total, magkano? 50-50. Grabe. May makilala akong ganda. Pero sa aming magkakaibigan, thank God, nakahanap naman kami ng mga mababait na partner. At saka once na mag-start ka ding mag-date dito sa Israel, ewan ko lang sa iba, sa idea ko lang. So, since nasanay sila na half, once na makikipag-date ka, mag-offer ka talaga lagi ng half. Kasi yun ang culture, yun ang culture nila. Na once na lumabas ka, magbabayad ka din. Mm-hmm. Hindi tulad na sa atin na parang yung lalaki ang magbabayad. So once naman yung naka-date mo is ayaw nilang magpa-share, magsasabi din sila. Ang dami kong dinate, lahat nag-half kami. Nang 7 yung asawa ko, hindi na tumanggap. Oh. Nakaka first, second, third date na, wala pa rin. Parang wow, ito na. Ito na si kuya maglilibre. Oh. So isa yun sa sign, aside sa sobrang bait niya, isa yun sa sign na parang go na siguro. Yung sa amin sobrang bilis kasi I think 4 months lang kaming nag-date tapos nagkasama na kami ng bahay. Oh. Pinaano niya na ako. Alis niya na ako sa apartment ko para magbahay na kami. After ilang months lang din nag-propose na siya. Sobrang bilis. Tapos nagpakasal kami. Yung pagpakasal naman, hindi kami pwedeng ikasal dito kasi hindi ako Israeli. Hindi rin ako Jewish, so sa labas talaga kami nagpakasal. Sa Cyprus. Pwede kayong sa Cyprus. Ngayon, meron na din sa Georgia. Mas easy kasi sobrang bilis lang doon. Wala nang madaming requirements. In fact, meron din kaming best friend. Isa sa mga best friends namin is si Giselle. Yung business niya is yung pagpapakasal sa Georgia. Tapos. Sobrang easy lang kasi. Parang passport lang ata ang kailangan nyo. That's it. Tapos siya na bahala sa lahat, sa transportation, sa pictures, sa makeup, basta sa lahat. Ganyan. Magbabayad na lang kayo package at saka na, yung ano niya, yung singil niya sobrang baba lang. Yun, hindi kayo pwedeng ikasal dito sa Israel. Pero yung pinaka best option sa ngayon is yung sa Georgia okay. Kasi ang bilis. Tapos nung nag-asawa na kami, 'di ba, kinasal na kami. Nung nag-asawa na kami, nag-apply na kami for visa, ganito ganyan. So nag-resign na ako as caregiver. Nagkaroon na ako ng unrestricted visa. Once na may unrestricted visa ka na, pwede ka nang magtrabaho kahit saan na gusto mo. Okay? Hindi na lang sa caregiver. Ako nung nagka-unrestricted visa ako, yung pinakauna kong trabaho is hotel receptionist sa Tel Aviv. Doon ako. Kasi una, gusto ko sana nung babysitter sana. Eh kasi yung asawa ko hindi pumayag. Sabi niya, magtrabaho ko ng normal. Kasi once na mag-start ako mag-babysitter at maglinis bahay, baka ma-stuck na daw ako doon. Baka hindi na ako maghanap ng ibang trabaho kasi may income na. Okay. So sabi niya, kumbaga, huwag kang maghabol kung magkano ang kikitain mo. Dapat maghanap ka ng work na makakatulong sa'yo. So, nung ano na yon, yung purpose ko naman nun is masanay ako makipagharap sa mga Israeli. Ah,
okay. Nung nag-apply ako sa hotel, hindi pa ako masyado. Nakakapagsalita ako ng Hebrew, pero hindi ganun kagaling. Tapos tinanong ako kung magaling, kung marunong ba ako magsulat at magbasa. Kahit hindi ganun kagaling, sinabi ko lang din na oo. Kasi yung nasa isip ko, pag hindi nila magustuhan, edi ipa-fire nila. Kahit pang grade 1 lang yung pagbabasa at pagsusulat ko nung time na yon, sinabi ko na oo. Kumbaga sila nang bahala. Paano ka nakapag, ano, basa? Sa bahay, yung YouTube. Kami ng asawa ko, nagigising kami noon. Ay, ganun lang? Everyday. DIY? Nag-enroll ako ng ulpan. Ulpan for 1 month. Kaso lang, hindi nag-meet. Kasi yung, nung nag-ulpan ako, medyo marunong na akong magsalita. Yung ano ko naman, pagsulat at pagbasa is pang kinder pa. Mm-mm. So, parang hindi nila ako alam kung anong grade ako ilalagay. Oh, level ka na. Oo. Tinapos ko lang yung 1 month kasi sayang, nabayaran na. Para sa akin, kasi naumpisan ko na sa bahay. Mas fit sa akin yung sa bahay na lang. Oo. Pero yung pinaka number one is kailangan sa bahay is magsasalita talaga kayo ng Hebrew. Pagbabasa naman, parang na-enhance na lang siya nung nag-uumpisa kami ng asawa ko na yung chat namin is Hebrew lang talaga. Nung una, nag-cheat ako. Ginagugel-based ko, translate. Pero pag matagal na mapapagod ka din eh, tsaka mapafamiliarize ka na sa mga words. Character. Oo, ganito, ganyan. So, matututo ka talaga. Kaya palang ganyan. Yun ang technique namin. Mm-hmm. Tapos sa bahay, pag pinupush ng asawa kong mag-English kami, binabara ko talaga siya. Ayaw niya nang mag-English kasi nga hindi, parang hindi lumalayo yung conversation namin kasi translate siya nang translate maya-maya. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan? So, thank God, nagkaroon ng sablanot yung asawa ko. Pinus din niya na mag-Hebrew lang talaga kami. So, yun talaga, napakalaking tulong. Nako. Nasa bahay mismo na kayong mag-asawa ang magtulungan. Explain mo sa asawa mo na normal lang na mahirap para sa'yo. Mahirap din para sa akin, pero lahat ang nag-uumpisa is ganyan. Siya dapat ang number one na makakaintindi sa'yo yung asawa mo. Tapos, yun, dun ako natutong mag-Hebrew, magsulat na. Sa, di ba sabi mo, nag-ano ka sa hotel? Yun yung una. Nag-work pa ako sa Columbus. Doon pala ang pinakauna ko. Nag-work ako sa Columbus. Tapos after nun, sa Columbus kasi 99% ng clients namin is Filipino. Mm-hmm. So parang paano ko mapapractice yung Hebrew ko? Maganda yung trabaho ko sa Columbus as in okay ako doon. Pero yung kailangan ko is kailangan kong masanay makipag-usap sa mga Israeli. Kailangan kong makilala ano yung attitude nila. So kahit alam kong mahihirapan ako sa hotel, lalo receptionist, may hawak kaming computer, mga Israeli yung clients namin. So, kahit alam kong mas mahirap, times 100 yung hirap. Wow. Syempre, mahirap nga. Syempre, nasanay ako na Pilipino lang. Anong natambay ako sa bahay, sabi ng asawa ko na baka gusto kong mag-aral ng kung ano yung gusto ko, kung anong hilig ko. Tapos naalala ko, mag-manicure kaya ako. Nag-aral ako ng manicure sa nail studio. While nag-aaral, nag-apply ako ng work sa Ramat Gan, Ramat Aviv. Para, kasi once na nag-aral ka ng gel, mas maganda na ipra-practice mo talaga siya ng ipra-practice. Kasi once, parang binigyan kami ng tip ng teacher namin, na once na after nitong magpag-aaral nyo dito, tapos hindi nyo ipra-practice, sinasabi ko sa inyo, after 1 month, makakalimutan nyo na lahat ng pinag-aralan natin. Mm-hmm. Instead, maghahanap ako everyday ng client para pag-practisan ko. Sabi ko, why not na mag-apply ako ng work? Babayaran pa ako. Libre pa ang training ko. So, natanggap naman ako doon. Timing pagkatapos kong mag-aral, I think 1 month lang, nag-resign na ako doon kasi parang gusto kong magsarili agad. Wow. Pag uwi ko, nag-start na akong mag-home service. Yung pag-home service na literal na home service talaga. Ikaw yung pumupunta sa mga flats. Sa mga flats. Nagsimula ka talaga sa from the scratch. Wow. Like nagbabike ako, may bit-bit akong yung planggana, bumili na ako ng normal na planggana. Bit-bit ko yun sa bike ko. May dala akong ilaw. Tapos tingnan mo ngayon, no? May dala akong upuan. Ba't ako umiyak, hindi ikaw? Minsan inaabot ako ng 10 to 11 p.m. Tapos yung talaga? Tapos yung asawa ko sabi niya na hindi daw normal yung ginagawa ko. Sabi niya para daw akong wala nang kinakain or whatsoever. Pero parang pinapabayaan ko lang siya kasi alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam ko kung ano yung gusto ko in the future. So, ginawa ko din yon ng mga few months. After few months, yung asawa ko talaga hindi na siya masaya sa ginagawa ko kasi ginagabi ako. Kasi example, tatlo or apat lang ang magpapa-reserve. Once na magsiuwi na yung mga Pilipino, pito may nakikita silang nagmamanicure. So, ako din. So, ikaw naman, kailangan mo ng client. So, why not? Kailangan ko kahit yung likod ko hindi na, nakakapanghinayang. Hindi na tumatayo. So, so, ginagabi talaga ako. After a few months, umuwi na ako ng bahay. Sabi ko, sa bahay na ako kasi nagagalit na yung asawa ko.
Pero ma-short lang yung pag-home service ko. Kasi parang basta may ilang clients na ako na nakakilala na sa akin ng konti, pinupush ko silang magpunta sa bahay. So nag-start ako ng very low price, as in 75 shekels for gel. Parang ako talaga yung pinakamura nung time na yon. Mm. Kasi yung purpose ko, kahit malayo, kahit nag-uumpisa pa lang ako, at least magpunta sila. Oo, ikaw yung pinupuntahan. Hindi ikaw yung pumupunta. Yes, be. Tapos nung nag-umpisa na ako sa bahay, natatakot akong bumili ng mga gamit like yung table, yung chair. Kasi syempre, alam mo naman dito sa Israel, mahal. Sana sabi ko, paano pag hindi mag-click ang business ko? Mag-open ako sa bahay, bibili ako ng upuan, bibili ako ng table na pang manicure talaga. Tapos paano pag hindi mag-work? Thank God, nag-provide siya sa akin ng table sa labas ng bahay namin na may nagtapon. Wow! Yes. Medyo lupa na talaga siya kasi syempre tinapon na. So pinulot ko siya at bumili ako ng tag 5 shekels na spray. So pininturahan ko para hindi halatang pulo. Oo. Wow. So yun lang muna. Pero may pambili. Pero natatakot akong magsugal. Oo. Kasi iniisip ko paano pag hindi. Saan ko yun ilalagay? Sayang ang perang pinambili ko. Nung nilagay ko yon, di pa rin ako mabumili ng madaming cutex kasi syempre hindi mo pa din alam. Mahal pa naman yun. Naalala ko, after few months, bumili na ako ng kasi nakaipon-ipon na. Table, chair, pati mas madami pang cutex as bumili na ako ng mga ilaw. Sobrang exciting. Naalala ko nung time na yon si Ron. Si Ron ang pinakauna kong client. Si Ron parunga nung bago kong table and chairs. Hindi mo makakalimutan. Yes. Ang galing. Kasi sinabi niya sa akin, wow, payaman ka na. Sabi niya. Yung pwesto ko nung time na yon, doon lang sa bahay namin, kumuha lang ako ng konting space sa sala. So, yung asawa ko, wala na siyang privacy. Every weekend, nasa room lang siya. Kasi isa lang yung sala namin. Ang bait niya, no? Nag-adjust talaga siya. So, every weekend, lalo pag weekend, kasi malakas talaga pag weekend, kasi yun ang labasan. Yes. Ilang buwan din siyang walang day off, nasa room lang siya. Parang almost half year. Padami na ng padami ang labas-pasok sa bahay. Nahiya na din ako sa asawa ko. Sabi ko, kailangan ko nang maghanap ng space sa labas. So, nakahanap kami ng maliit na space. Tapos, after ilang months din, less than a year, kinailangan ko na din ng kasama. Tapos, yun. Tapos, lumipat na kami doon. Tapos, dito na. Okay. So, yun po yung start. Para nag-start si Miss Analou. Ngayon naman po, ano yung adjustment at treatment ng mga Israeli, ng mga Pilipina na may asawang Israeli? Sa side namin, hindi. Literal na hindi. Kasi nakahanap kami ng mga asawang mababait. Like, hindi sila nakikipag-ati, naiintindihan nila. Tapos, yung asawa ko kumakain ng kahit hindi kosher. Hindi kosher. Kumakain sila ng pork and everything. Kinakain niya lahat. So, hindi ako masyadong nag-adjust. Parang normal lang. Pero, mostly, more than 50%, yung mga partner nila is hindi kumakain ng hindi kosher. Ikaw, as a Filipina, mag-a-adjust ka din sa pagkain nila. Kasi merong iba na hindi ka talaga pwedeng magdala ng pork sa bahay. Kahit lungluto na, hindi ka pwede. Every Friday night, pinaka-Shabbat dinner nila, naandun ka lagi sa family nila, magdi-dinner kayo. Meron din ganon. Kayo wala o meron? Wala. Karamihan din, hati talaga. So, kailangan mo talaga ding magtrabaho. Kasi hati kayo sa lahat. Like, from apartment, food. Yung napangasawa mo ay 100% Pudyo? Oo. Sa mga hindi po nakakalam, si Miss Analou kasi, apat sila na magkakaibigan. Mga banding namin. Kasi nakasama ko na silang apat eh. Sila magkakaibigan. Kaming lahat, thank God, nakahanap naman kami ng good partners lahat. Sila na yung nag-adjust para sa amin. Pero may mga kilala din kayo? Oo. Meron din ako mga kilala sa mga clients ko, sa labas na hindi ganyan. Mahirapan ka talagang mag-adjust. Saan sila nahihirapan kaya? Mostly sa pagkain at pakikisama. Meron ding ibang partner na kailangan mo silang alagaan. Kailangan pagdating mo, lulutuan mo, bibihisan mo, lalaban mo. Yung ganon. Baby? Yes. Madami din. Bago kayo mag-asawa, kailangan kilalanin yung maayos. Pero once na love mo talaga yung asawa mo, irerespeto mo yung culture nila. Kasi tayo yung pumunta dito eh, tayo yung mag-a-adjust. Yung kanina na nabanggit mo na hindi lahat ng Pilipina na nakapangasawa ng Israeli dapat tagalinis yun, di ba? May tips and advice. Parang yung pag mag-aasawa ka ng Israeli, much better na kumbaga hanapin mo talaga kung ano yung gusto mong work, hindi yung direct kang hindi naman sa minamaliit natin yung naglilinis bahay whatsoever kasi merong ibang naglilinis bahay na love talaga nila yan. Yan talaga yung gusto nilang gawin. Kaso ang hirap po kasi. Oo. Pero maganda din kung umpisa pala ng pagsasawa
kasama nyo, nahanapin mo kung ano talaga yung gusto mo. Kasi syempre, for life ka nang titira dito. Minsan kasi, once nakapag-start ka nang maglinis bahay, kasi syempre malaki ang kita, malinis lahat sa'yo, walang deductions. So, malaki ang kita. Oo, kasi wala nang mga insurance, wala nang mga ganito, walang tax and everything. So, lahat sa'yo. So, once na nandyan ka na, manghihinayang ka nang magtrabaho sa iba, kasi pag magtrabaho ka nang regular, ang daming bawas. So, kahit malaki ang sahod mo, konti na lang ang matitake home mo. Pero naman, kahit konti lang matake home mo, at least, gusto mo ang ginagawa mo. Na kapag Pilipina, automatic na visa agad ang ano. Si Sarah ang nagsuggest na may iba na pag alam nilang Pilipino ka, parang magdadalawang isip sila kasi parang, ako, visa lang ang habol nito sa akin. Wala tong anong ganito ganyan. Tapos pala, tip din, kung gusto nyong hindi kayo gawing katulong ng partner nyo, dapat sa umpisa pala, maging boss ka na. Wow! Huwag kang magpapautos-utos agad. Kasi kung sa umpisa pa lang, tatanggalan mo na siya ng shoes, saanuhin mo na lahat. May ganon? Kasi nasa sayo yan eh. Kung sanayin mo yung partner mo na ganyan, no choice ka. Kailangan mong i-maintain yan ng forever. So, kung umpisa pa lang, alam mo nang hindi ako pwedeng ganito kasi hindi ka nag-asawa ng katulong. Dapat itanggap at tanggapin ka nila from the beginning na ganyan ka. So, nasa sa atin yan kung paano tayo i-treat. Kumbaga, i-treat nila tayo the way we wanted them to treat us. Okay, kayong mga may asawang Israeli, meron po kasi kami mga kasama dito pero ayaw nila mapakita. Tanong ko sa kanila, ano yung difference, pagkakaiba ng karoon ng partner or boyfriend na Pilipino siya ka Israeli? Mostly sa mga Israeli, ayaw nila yung mga tampururot-tampururot natin na yun kasi tayo nasanay na tayong mga Pilipino na sinusuyo. Magtatampo tayo para suyuin. Oo. Yung mga Israeli, hindi. Pag magtampo ka, bahala ka sa buhay mo. Wala silang ganyan. Hindi nila alam na kailangan mo palang ibebe kasi wala silang ito, ganitong drama. Ayaw nila ng drama-drama. Kung may problema ka, may gusto kong sabihin, i-direct mo sa partner mo. Ayaw ko ng ganito, sabihin mo, pag-usapan yung dalawa. Kasi hindi pwedeng, ay hindi ako sinundo, tapos hindi ka lang magsasalita, the next day galit ka na. Oh. Tapos sasabihin mo sasabihin ng asawa mo, ba't hindi ka nagsasalita? Oh. Tapos, di ba tayo, hindi tayo magsasalita, sasabihin mo, bahala ka, hindi po sinundo. Palang sa utak mo lang, tapos susuyuin ka, susuyuin ka. Dito wala. Pag magtampo ka, bahala ka talaga, Bimet. Kailangan mo talagang makipag-usap sa kanila kung ano yung problema mo at hindi. Direct to the point. Direct to the point talaga. I-voice out mo. Tapos, ewan ko lang, sa alam ko lang ha, bihira lang ang mga Israeling ng bababae. Meron din, iba. Parang mostly hindi sila masyadong ng bababae kasi once na hindi ka na nila gusto, mabilis lang mag-divorce kahit kasal kayo. Pag mag-boyfriend naman kayo, maghiwalay tayo kung hindi na pala ikaw. Hindi yung tulad ng sa Pilipinas na gusto ko, asawa kita pero may lima akong girlfriend. Yung parang ganon. Sa kanila dito, pag ayaw na namin sa'yo, bye-bye. So, hindi sila two-timer? Mostly hindi. Hindi. Mostly. Kung ayaw meron na nila. Meron din ako naririnig na sa mga clients ko na meron din pa konti-konti pero mostly hindi. Tapos again, sa dating site pala, once na hindi mo gusto ang guy, i-direct mo sila na hindi tayo bagay, hindi ikaw ang hinahanap ko, bye-bye. Hindi ka na nila didisturbuhin. Unlike sa Pilipino, pag sinabi mo ayaw mo na, pupuntahan ka pa rin, kakatukin ka pa rin, anuhan ka pa rin. Hindi. Israeli, hindi. Once na sinabi mo hindi tayo bagay, kahit may nangyari na sa inyo or whatsoever, kahit matagal na kayo pero na-realize niyong dalawa, na hindi. Nawala ng spark. Huwag kang basta-basta lang mawawala na hindi ka magpapaalam. Magpaalam ka lang kasi hindi naman sila mahirap na kausap. Ah, okay. Maintindihan kanila pag sinabi mong ayaw ko na sa... Wala na yung magpapakamatay ako. Yes, man. Pag hindi mo ako sagutin ngayong gabi, tatalon ako, charot. Walang ganon. Pag sinabi mo ding ayaw mo, hira respeto kanila. May lalaki na ipag-break? Oo, be. Madami. Kung sa makipag-break sila, be, one time lang. Hindi yung tulad sa atin, break tayo ngayon, tapos next month, susuyuin, tas kayo na naman. Okay, pinakalas na lang po, bago natin tapusin, kasi tapos na po kami. Mag-facial pa po kami. Ano yung advice nyo sa mga Pilipina or mga kababayan natin na naghahangad na magkaroon ng Israeli partner? Paano sila maging successful? Kasi maraming successful dito. So, ano kaya yung sekreto nyo? Okay, so ang sabi ko kanina, wag silang magmadali. Take your time. So, mag-pray din kasi hindi porket, let's say, you're gonna open dating apps, no? And then later on, nagka-relasyon kayo for 1-2 years. Yung pala, hindi yun pala yung binigay sa'yo ni Lord na partner mo for life. So, you have to pray for your partner. Kasi siya ang magbibigay sa'yo ng guidance. And also, women have our instinct. Binayayaan tayo ng Diyos to have an instinct. So, mararamdaman mo din yun.
ask for experience kung siya na ba talaga yung ibibigay ni Lord. Pero kung gusto mo naman na mag-explore, why not din, di ba? Life is short.